Hello guys, good morning. Ito naman yung kambing natin sa pastulan. Sa mga gustong matuto ng pag-alaga ng kambing, anood lang kayo dito sa ating munting kambingan. Bago yun, play muna natin itong intro natin. Ayun, sa mga gusto po magsimula sa pag-alaga ng kambing, magsimula lang muna po tayo dun sa mga native na kambing at huwag nating biglain yung pag-aalaga natin. Magandang magsimula sa isa, dalawa, o tatlo, o higit pa. So, nasa atin na yun kung gaano ka laki yung kaya natin at gaano ka dami yung kaya nating alagaan. Nakadepende rin dun sa space na meron tayo, sa damo na meron sa paligid natin. Para doon sa pag-alaga natin ng kambing, tansyahin na lang natin kung tingin natin ay malawak, pwede tayong mag-alaga ng mas maraming kambing. Hindi natin kailangan mangutang ng pera sa banko, mangutang ng pera sa mga kaibigan para mag-alaga nito. So, doon lang muna tayo sa kaya lang natin, kaya ng bulsa natin. Kasi kung mag-invest ka dito gamit ang utang, medyo mahirapan kang ibalik yon. Kasi sa simula, magsisimula ka pa lang, hindi ka naman kikita ng malaki. Itong pagkakambing kasi, parang libangan lang din to, na nag-alaga ka, nagpaparami ka ng alaga mo. Hindi mo siya kailangan sobrang seryosohin na kailangan mo ng mangutang ng napakalaking pera para lang magsimula sa ganitong business. Hindi mo muna kailangan gumastos ng sobrang malaki dun sa mga pabahay. Kung ano yung available na pabahay na meron sa lugar natin. Halimbawa, kung yung bahay natin merong extension na pwede silang sumilong dun, doon na lang muna sila. O kaya doon sa mga existing natin na mga ano, mga kubo na ginawa. Kung meron tayong mga kubo na halimbawa, lagay ng baboy natin na hindi na natin nagagamit, o lagay ng manok natin na hindi na rin natin nagagamit. So, pwede na muna nating ilagay doon ang ating mga alagang kambing habang nagsimula pa lang tayo doon sa native na kambing. At kung gusto man natin magkaroon ng bahay yung kambing natin, at dahil talagang passion natin yung pagkakambing, talagang hindi tayo mapalagay hanggat di natin nagagawa ng magandang bahay, magsimula lang muna tayo dun sa bahay na available yung mga materyales na kinukuha lang natin dun sa paligid natin para hindi na tayo gumastos ng malaki. Kasi hindi advisable na gumastos tayo ng malaki sa simula ng pag-alaga natin ng kambing. Kung malaki gastusin natin, baka mahirapan tayong makuha yung ating ROI o hindi lumago yung ating kambingan, kasi kung matagal pang bumalik yung pera natin at matagal pa nating mabayaran yung mga pinagkautangan natin, tsaka kung magbabayad lang din tayo ng mga utang natin, baka maubos yung kambing. Maganda kung mag-ipon-ipon lang muna tayo, yung maliit na ipon natin, yun lang pambili natin. Kunting kambing lang, hindi mo kailangan na gumastos, hindi mo kailangan mag-isip, hindi mo kailangan problema. Kasi ang purpose natin sa pag-alaga ng kambing ay ma-enjoy natin yung life natin habang tayo ay nasa probinsya. So ma-enjoy natin yung pamumuhay kahit na hindi man tayo nagtrabaho sa mga korporasyon, sa mga malaking kumpanya. So wala tayong stress kasi nag-alaga tayo ng kambing sa probinsya, sa bukid natin. Pampakomfort sa ating sarili. So lalo na sa mga gusto na mag-retire sa trabaho. So pwede itong pag-alaga ng kambing na gawing part of retirement, dahil dito sa pag-alaga ng kambing talagang magiging komportable ka. Kahit may edad ka na, kahit medyo matanda ka na, kaya mo pa rin mag-alaga nito dahil madaling alagaan itong kambing. Nung nag-ambisyon ako na magkambing, nagsimula lang ako dun sa isang kambing na may anak. Tapos nadagdagan, bumili kami ng dagdag. Kasi ako, to be honest, kung ngayon merong nagbebenta ng mga kambing sa kapitbahay namin, ng mga babaeng kambing, mga dumalaga, mga inahin, bibilhin ko pa rin hanggat may pambili ako kasi gusto ko pa rin silang madagdagan. Sa mga gusto mag-alaga ng kambing, madali siyang alagaan kasi maliit lang siya na livestock. Tsaka mabilis siyang paramihin. Nung ako din nag-start ako sa pagkakambing, nung una, determinado ako na gusto ko talagang mag-alaga ng kambing. Talagang yung puso ko, kumakabog-kabog na talagang gusto niya na makabili ng kambing. Gusto ko na makuha ng kambing kahit saang lupalop ng bundok ka pang kambing. Bibilhin kita para alagaan kita. Ganun yung mindset. Ganun yung gusto kong mangyari nung una. Kasi parang naano ako sa kambing talaga, gusto ko talaga mag-alaga. Ang ginawa ko nun, nagtanong ako, tumawag ko sa probinsya kung sino may alaga ng kambing doon. Napahanap ako. Sabi nila mama, nila papa, may mga kambing doon. Kaya lang, hindi binibenta.
Kaya ang ginawa ko, nag-post ako sa Facebook, tapos nag-search ako ng mga nag-alaga ng kambing. Nag-post ako dun sa mga Facebook groups sa barangay namin, sa mga karatig barangay. Nagtanong ako kung may mga nag-alaga ng kambing na nagbebenta. Yun, merong isang nagre-reply na meron daw kambing yung mga magulang niya. Pinapuntahan ko sa papa ko at mama ko dahil sila ang nasa probinsya. Pagpunta nila doon, puro lalaking kambing lang pala yung binibenta kaya hindi na natuloy. After ng mga ilang buwan, swerte kasi binibenta yung kambing nung kapitbahay namin na lipat na sa syudad. Doon na kasi sila manirahan. Bibenta nila lahat ng kanilang properties doon sa bukid. Tapos yung kambing, yung kalabaw, mga baka, binibenta nila. Kaya lang maliit lang naman yung puhunan na meron ako. So nasa 5,000 lang yung pera ko noon. Kaya nagpabili lang ako ng isang kambing. Binili ko yung isang kambing nila na may anak. Puro babae yun. At swerte, yung inahin na yun, buntis pala. Kaya ayun, matik, naging apat agad yung kambing ko after ilang buwan kasi puro babae din yung anak. Tapos, nung sumunod, nung nagkapera na ako, binili ko naman ulit yung iba pang mga kambing nila. So, nadagdagan ako ng 3 inahin. Isang barako, binili ko na rin. So, doon ako nagsimula sa aking pag-alaga ng kambing. Sa mga gusto rin mag-alaga, samahan lang natin ng tiyaga, ng dasal, makukuha rin natin yung gusto natin. Sa pag-alaga ng kambing, hindi ko muna masyadong inisip yung kita. Ang iniisip ko yung magparami ng kambing kasi gustong-gusto ko yung kambing. Importante sa akin, maparami ko yung kambing kasi talagang happy ako kung nakikita ko yung kambing na marami. Ganun ko kahilig ang pag-alaga ng kambing. Kaya passion talaga natin itong pagkakambing natin ito. Kaya talagang ipurso natin ito at ituloy-tuloy natin hanggang sa magtagumpay itong ating mini farm. At good luck din sa mga magsimula at nagsimula na sa pag-alaga ng mga kambing. Tuloy lang natin ating passion at balang araw maging isang malaking kambingan na rin ang ating mga mini farm ngayon. At sa mga gustong magsimula pa lang, tama po ang iyong ginawa na nanonood muna kayo ng mga video o mga idea o tip bago magsimula doon sa goat farming. Para pag nag-start na kayo ay smooth na yung inyong pag-aalaga. Happy farming at shoutout po kay Sir Henry Nazareno from Canada, kay Sir Henry Mansi, kay Sir Denver Martinez, Jenny G. Vlog from Kuwait, kay Sir Rex Aguila Andal, Kamulog TV, kay J. King YT, kay Sir Hyper Job, kay Sir Eric Semenyano, at sa lahat po ng mga nanonood dito lagi, ng mga nakasubaybay, maraming salamat po. Sa mga bago lang dito sa ating channel, welcome na welcome po kayo rito. Please like, click subscribe at click the bell button para maging updated po kayo at masubaybayan nyo po yung mga updates namin dito sa aming mini farm. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.